Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, sasagot na naman tayo ng isang isang question dito sa galing sa atin na pinadala sa atin ng isa sa mga followers natin. Napakasimpleng katanungan pero kailangan kong bigyan ng pansin. Okay, ito yung kanyang katanungan. Dennis, ano bang gagawin ko sa asawa ko? Palosyang ng palosyang. Oh my. Gusto ko lang sagutin tong tanong na to kasi maraming tatamaan at meron akong gustong impart sa lahat ng ganito ang tingin sa kanilang mga asawa. Okay? Okay. Una, siguro ano to, sasagutin ko muna to sa pamamagitan ng isang joke para kahit pa paano patawa ng konti. Diba? Parang ganito. Kasi ganito gustong sabihin nung nagpadala ng tanong eh. Sabi niya, Dennis, bakit ba papangit ng papangit ang asawa ko? Ito, sagot ko, bakit ikaw? Pagwapo ka ba ng pagwapo? Oh, diba? Joke lang yun. Okay, ito seryoso na to. Ha? Seryoso. Okay. Kung ganyan ang itsura ng asawa mo, eh ikaw ang asawa eh. Eh bakit nga ganyan ang itsura ng asawa mo? Ikaw ang nakakakita sa kanya at magkasama kayo araw-araw. Eh, bakit nga ba ganyan ang itsura niya? Tandaan mo, responsibilidad mo ang asawa mo. Kasama na dyan ang itsura niya dyan sa responsibilidad na sinasabi ko. Sa isang sitwasyon na housewife, plain housewife yung asawa, at malaking responsibilidad ang naiiwan sa bahay. Nako, isang araw pag-usapan natin 'yan. Kung meron siyang bagong telepono or bagong cellphone, sino ang iisipin ng tao na nagbigay sa kanya 'yan? Or sa mga asawa na may trabaho parehas kayo at bigla siyang nagkaroon ng telepono. Hindi ba tanong din mabuti, pumayag ang asawa mo, bumili kayo ng phone eh. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. O, see? Ikaw pa rin. Yung asawa pa rin ang napupuri. Vice versa din yan sa ating mga lalaki. Kapag pumasok tayo sa work at nakitang masarap yung baon natin, yung lunch natin, hindi ba't ang asawa natin ang mapupuri din sa pag-aalaga sa atin? Sila yung masasabing, nakatutok ka sa asawa mo, nakatutok yung asawa mo sa'yo. Alam mo, pagka masarap yung lunch mo, siguro sasabihin ng barkada mo, pare, galing talaga ng misis mo magluto, mukhang alagang-alaga ka ng misis mo. Pakiremind mo nga sa akin, bakit pinatulang ka niyan? Joke siya, pero may dating, di ba? May puri dun sa asawa mo. Sorry ah, pero nakaka-degrade na nga ang word na losyang. Nakaka-insulto pa. Ang masakit, sa'yo pa talaga nang galing yan. Yung word na yan. Pero alam mo, mas maganda na rin na alam mo ang ganyan ng tingin mo sa asawa mo. Alam mo na rin ang gagawin mo. Para alam mo na rin kung saan magsisimula sa pagtulong mo sa asawa mo. O, ang mas masakit, kung sinasabi mong losyang na siya, baka naman ikaw din, losyang ka na. Wala lang nagsasabi sa'yo o wala lang naglalakas loob na magsabi sa'yo. Palagi ko, magsabay na kayong mag-makeover. Hindi naman kailangan maging mahal yung makeover na yan. Marami yan online, di ba? Yung mga tips, para bigyan kayo ng solusyon sa mga problema ninyo o sa mga personality ninyo, baka pwede kayo magsabay na mag-research online. Ang dami-daming video sa YouTube, di ba? Okay, mag-research kayo online, maraming tips. Alam mo, mahalin mo ang asawa mo dahil binigay sa'yo ng Diyos yan. Regalo sa'yo ng Diyos yan. Baka nga lahat ng kulang mo, siya yung nagpupuno para maging kompleto ka dyan, pare. Tol, ganito ka. Bibigyan kita ng isang verse. Gusto kong maintindihan mo. Ito ha. Sa lahat ng mga lalaki, makinig kayo. 1 Peter 3:7. In the same way, you, husbands, must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Ito, pakinggan nyo to. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Ulitin ko lang ha. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. See, pag minahal mo yung asawa mo, lahat ng mga dasal mo matutupad. Hindi kahit kailan, hindi maharangan. Ulitin ko lang ha, treat her as you should so your prayers will not be hindered. Thank you very much and God bless you.
Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antinor Jr. Certified. Thank you and God bless you.